Isa ulit malupit na gadget ang ating i-unpack ngayon. Ito yung portable electric drill modified to electric saw reciprocating saw adapter. Ito, with accessories na to. Pakita ko na lang sa inyo yung link mamaya. Teka, siyempre, ayusin ulit natin ang pagbukas at baka mali na naman yung binigay sa atin para in case pwede natin ibalik. Kaya gagandahan natin yung pag-open, hindi yung basta hiwa na lang ng ganun. Okay. Hiwa ko na, wala na tayong magagawa. So, ito na laman ng ating box, ng ating effectus para sa ating cordless drill or electric drill. Ayan. So, ayan, mukhang sturdy naman, mukhang matibay. Quick release, hindi katulad ng traditional na jigsaw na may dalawang screw dito para malagay nyo itong blades. So, ito, may kasama siyang tatlong blades ayon dun sa ads na nakalagay dun sa seller. At saka itong handle, ito yung handle, tas tatlong blades. Ito, yung isa, kung mapapansin natin, ano, small, medium, at large. Ito, pang-cutting at saka pang-curve. Tapos, ito namang isa, since manipis yung ngipin niya, pang-bakal. Then ito, ang pangatlo, pang-putol ng mga sanga, ng kahoy. Tatry natin mamaya kung kaya nito. Kung alin yung matry natin. So, pag magkakabit tayo, ito munang cutting at saka yung pang-curve yung aking ikakabit. Napakasimple lang. Pipihitin nyo lang tong lever o lever, o kung ano man tawag nyo, lever, parang atayo na. Ayan, pihitin nyo yan, then isasalampak nyo to dyan. Ayan. Okay, di ba? Ayan. Pag nag-lock, teka. Ayan. Pag bumalik na siya sa dati niyang position, lock na siya. At nga pala, tumatalsik din yan pag ano, pagtatanggalin mo, pag i-release, syempre, press nyo lang din ito. O yun, tumatalsik nga. Tumama sa monitor. Buti hindi nasugatan. Lakas din ah. Lakas ng spring. Lang niya. Ayan. Kabit ulit natin. Ganun lang kadali. Ayan. So, nag-lock na. Then, pwede nating lagyan ng handle nito para pang-pilot natin pag yung meron tayong mga curves na gagawin sa mga woodworks natin. Kunwari, sa mga mahilig dyan na gumawa ng mga baffles, sa mga speaker, lalagyan ng speaker o speaker box. Madali nating idadrive ito pabilog pag meron ganito, syempre. Idadrive na ganun. So, kabit natin sa ating power tool. Ayan, ganyan lang kasimple. Then, ayan, may jigsaw ka na. Oh. May drill ka na, may jigsaw ka pa, may lagari ka pa. Okay. Subukan na natin.
kaya-kaya. Lobat na, pero kaya pa. Konti na lang. Itong pinutol ko, ano na, mahogany. Na tuyong-tuyo na, matigas. Matigas na siya. Kayang-kaya. Partida na, lobat na to. Ayos tong gadget na to, guys. Effective. Okay. So, katulad ng ginawa natin to sa ibang gadget natin, tulad ng chainsaw, kailangan syempre, lalangisan nyo din lagi to after use. Ayan, tanggalin nyo muna yung mga dust, yung mga sawdust. Then, pati ito. Paintbrush lang. Then, itong mga butas na to, ito yung mga points na lalagyan natin ng oil, syempre. Dito. Tig-isang patak lang. Kasi, hindi rin maganda minsan sa plastic yung mapadikit siya dito sa plastic. Ayan, pahidan nyo lang yung ano, para hindi kalawangin, syempre. Siguro saka ako na ito bubuksan pagka ano, sa part 2. O, kasi may ano, alam ko plastic yung pang ano niya, yung pinaka gear niya sa loob. Dapat lagyan din ng grasa yon, since wala rin itong ano, parang oil canister dito. Yung version, meron kasing version na may oil canister, pero hindi ko marirecommend yung may oil dito sa ganito, kasi itong mga ganito, yung oil madalas nakakalutong ng plastic. Mas maganda pa, buksan nyo na lang to, lagyan nyo ng grasa sa loob kung maaari, punuin nyo yung gear ng grasa, kasi yung grasa hindi masyadong kasing liquid nito na parang nagpapalutong ng plastic. Magi-stay lang siya doon. Yun, ganun lang. Para lang hindi siya uminit. Kasi pagka naigahan ng ano yun, ng lubricant dito sa loob yung plastic na yun, sooner sa kakagamit nyo yun, pwedeng malusaw yun. Lalo na kung matagal ang gamit. So, ayun nga lang, syempre. Sa pag-iingat nyo rin, itong mga ganito, hindi talaga siya pang heavy duty. Pang ano lang to, light duty lang. Pang medya, 3/4 ng mga plywood, pero depende sa tigas ng plywood. Huwag nyo masyadong pupuwersahin. So yan, pag na-oil na, pwede nyo na siyang store. Huwag lang yung sobrang sabaw na sabaw naman yung pag-oil nyo dito. Yung sakto lang. So yun, ganun lang ang tamang maintenance dito sa ating mga gadgets na ganito para tumagal. Okay guys, hanggang sa muli. Thanks for watching.